Okay, good morning. Ayan. Nagbabalik tayo. Babalik tayo. After almost 2 weeks na hindi ako nakapag-upload. Dahil nga, busy ako sa buhay ko. Tapos dito sa amin, lockdown. At ang gusto ng broker namin is lumipat kami ng room. So nagkakagulo na naman kami rito. Yung mga gamit, inaayos-ayos namin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga gamit ko. Ganon, so busy, hindi ako makapag-react. Kaya, ayan, babawi tayo ngayon. Okay! At dahil dyan, umpisaan natin sa kanta na ay upload pala. Tignan mo, maski pag-listen ng mga ano, hindi ko na magawa. dahil sa mga kabisihan ko sa life, hindi ko na magawa. Diyos ko Lord. Eto, bawi na lang muna tayo sa mga tao dyan na nag-iintay ng ating reaction. Hello, shout out sa inyo. Ayan. Ray Mark Dadizan, shout out. Oh, nagpapareact siya ng Babala by Wild Dog. Salamat. Okay. Try natin mamaya, okay? Marami akong gagawin, pero tignan natin kung maisisingit natin. Okay. Noki, shout out sa'yo. Yung lalamunan ko medyo wala sa tono. Raymark Tadizon, Noki, Marlon Deloeste. Oh, ang gara ng pangalan. Mabuhay ka balen. Wow. FXN Vlog, Eugene Pianbiong, Jayshan Official, Genji Official, Balaraw, Mananabas. Ayan, nag-comment si Balaraw sa nireact natin na Bastusan 2. Ayan, hello, Balaraw, Mananabas. Shout out sa'yo, kuis. Ayan, Dugo, X Dugo, nag-comment din siya dun sa Spitbulaga reaction natin. Tignan nyo. Ayan. Tapos, Pogi Publico, Mel Cobardo, Michael Orbizas, Stephen, Galia, Zombie Magbabarik, Joanne Sooner, Stanley, James Lighthouse, Ray Martibay, William Rivera, tagapas lang ng Jajamon, sino pa ba? Ayan, Chanela Faith, Belando, Steezy Vids, John Rod Teodoro, Abala Yologyo, Neil Daza, ayan, Roger Bayola, Fred Nords, Ewell Tibong, Rick Epic Funny, John Roland Peruelo, Sanex of Ries, Richim Paul, Alan Ali, Ace Flores, Heart Wasak, Jesse Bacalares, yun lang ba? Ayun, Jovan Zafra. Hello, ang dami natin binate kasi naipon na. Sorry guys. Ayan, okay. Unang-una natin ire-react ngayong araw na to dahil day off ko, nagbabawi ako. Dapat kagabi pala ako magre-react, kaso nga lang, sobrang pagod ko kagabi. Ayun, natulog lang ako. Tapos, ito, Apoy, official lyrics video by B-Plan Pro. Ano ba yung B-Plan? Bulacan? Bulacan ba yun? Tapos, kasi di ba yung ano, PF Pampanga naman yon. Ito, B-Plan, saan to? Okay, pa-comment na lang. Tapos, Apoy, so, si Beats, produced by Shobaldi? Shobaldi? Nagkala ba si Shobal? Tapos, ano pa nakalagay dito? Credits, James Rosa Rosa, Fire Station. B-Plan? Wala, sinisipon ako. Wala naman akong COVID, pero sinisipon ako. Dangalo Records. So, ibig sabihin, sorry. Ibig sabihin, si Balasubas, ang nag-post pero kanta nila na marami na naman sila dito, ganun ba 'yon? 5 minutes. Okay, try natin. Sa bubong nila na paiyak si Mark Sosimo. Isang bumbero mula. Wait. Ano 'yon? Balita? Balita ba 'yon? Bakit or voice over ng babae? Sa bubong nila na paiyak si Mark Sosimo. Isang bumbero mula ng palit Shadow Fire volunteer ng Malabo. Oh, okay. Balita. Sino babae yung nagbalita nito? Ko alam. Pero parang balita ito. Ginuha sa balita, news. Pagkahalong emosyon yata sa gitna ng sunog, nakita pa niya ang ama ng limang bata na pili pumapasok sa loob ng nasusunog nilang bahay. Okay. Tungkol sa ano nga ito, sunog. Hindi lang yung title, hindi lang basta apoy na I'm on fire. Hindi lang pala ganun. Literal na sunog pala ito. Okay? Paloobang ko, ma'am, kasi syempre kahit naman po sino, okay lang no, siguro na masunugan ang bahay. Huwag lang po mawala na. Oh, okay. Interview ito. Okay. Sa lakas ng apo.
Wait lang. Sino ito? Sinong kumakanta? Si Balasubas ba? Kasi pag si Balasubas ang nag-post, tapos BF Pro, ano ibig sabihin nun? Hindi lang siya. Wait lang. Hindi ko kasi kabisado yung iba nilang, ano, lalo na dami nilang mga voices. Iba-iba. Grabe rin yung mga nangyayari, no, sa Pilipinas. Bakit laging may sunog, no? Kasi siguro dahil, ay, ako yung magsasagot. Siguro kasi nga dahil dikit-dikit yung mga bahay, tapos mga jumper-jumper. So, sa bandang mga Pasay, di ba, laging ganyan, Cavite. Basta yung mga parang mga squatters din, no? Hirap niyan yung mga bata lalo, tsaka mga matatanda, sila lagi yung hindi nakakatakbo, eh. Sila lagi naabot ng ano, kamatayan, eh. Pawa din itong mga bombero na to. Diba? Usually, mga bombero mag-volunteer lang, no? Wawa naman. Ayun, no? Sabi ni... Si Balasubas to. Kung si Balasubas to, sabi niya. Ano? Selfless. Selfless. Pag nakita mo na kasi yung pamilya mo, parang gusto mo nang suungin yung apoy para mailigtas lang sila, eh, no? Hindi mo naman kakayanin makikitang nasusunog yung anak mo kung sakali. Di ba parang gusto mong takbuhin? Kahit masunog ka na rin. Ay, sakit! Grabe yung ano, grabe yung sakit, no? Alam mo, mapasok ka lang ng kandila, masakit na eh. Paano pa kaya yung apoy talaga, no? Susuungin mo yung apoy. Ah, sakit! Alala ko tuloy yung bata na nasa bintana, hindi siya makalabas kasama yung nanay niya. Nakaano na lang siya dun, no? Ouch! Sakit! Nagsigawan malit na sa tenga ko'y patuloy ko makapit pero di dapat tumigil. Tagatakman ng pawis di mabilang kada butil. Nakasentro sa pagsubil, walang makakapigil. Mawian ba ng buhay, di pa rin kami titigil. Ay. So ibig sabihin, dedicated to para sa mga bombero, no? Kasi di sila titigil basta may mailigtas lang sila kahit na mapanganib. Ay, grabe rin yung sacrifices ng mga firemen, di ba? Pero, bawa naman sila. Dapat malaki din mga sinasahod ng mga ito, eh. Kasi talagang talagang, di ba, nakakaligtas ng buhay, literal. Wait lang, yung beat ang ganda rin. Kung si Shobaldi ang gumawa nito, ganda, galing. Iligtas sa mga tao na nasa alanganin, 'di ba? Meron nang iba, yung mga firemen mismo namamatay sila kasi sila mismo hindi nila kinakaya. 'Di ba? Kaya talaga dapat doble, triple sahod ng mga 'to, eh, kasi talagang delikado yung buhay nila, eh, 'di ba? Apoy kaya 'yun na sakit kaya nung. Pag baril nga, pag binaril ka parang isang ganun lang tak. Patay. Pero yung apoy talaga mararamdaman mo 'yun, eh, na sakit. 'Di ba? Tapos sasabihin pa ng mga ang tagal kasi ng bumbero, ang tagal ng bumbero. Diba? Sisisihin pa sila. E samantalang, hello? Iskinita kaya pinapasok ng mga yan kapag ka, hirap kaya. Dado sila. Dahil sa sakuna, sa lakas ng minsan pa nga sabay-sabay yung mga diba? Mga bumbero, yung mga fire. Parang may sunog sa Pasig, may sunog din sa Pasay. Yung parang ganun, diba? Di na nila alam kung saan sila pupuntang lugar. Tapos sa ending, sisisihin pa sila kasi late sila. Ay. Ayan o, selfless. Ayan, mga sacrifice, mga ganyan. Diba? Ganyan ng parang sinumpaan ng bombero, no? Mga ganyan. Ayan, sige. Hanggat kaya, takbuhin natin, suungin natin yung apoy na yan para may mailigtas. Diba? Ouch. Tapos sila, hapong-hapo na hirap ng huminga. Mailigtas ka lang. Diba? At the end of the day, the calamity,
may masisisi pa rin. Bumbero pa rin ang masisisi. Yun ang masakit. Ay. Parang ang swerte-swerte na lang na nasunugan talaga pagka ano, pagka walang namatay. Yun na lang talaga yung ano doon, 'di ba? Kasabay ng pamilya umiiyak din yung mga bumbero, 'di ba? Kasi nga hindi nila nailigtas eh, wala silang magawa, yung ganoon. Ang sakit kaya sa loob, 'di ba? 'Di ba? Ay, nako. Ng batang nawalan ng pamilya at gabay, bigat sa kalooban at hindi mapalagay na kung sa ating mangyari yun ay ating ikamamatay. Ay, 'di ba? Kahit anong mangyari, parang yung mga nasunugan, sige, go pa rin. 'Di ba? Kaya niyo 'yan. May pag-asa pa. Kaso nga lang, 'di ba, pagka minsan kapag kami namatay na yung sobrang importante sa iyo, ang hirap ng ano noon eh. Hirap ng bumalik sa dati, 'di ba? Parang ang hirap na. Kaso sabi ni Balasubas, dapat hanggat buhay ka pa, may pag-asa ka. 'Di ba? Yun, mahirap nga. Pag ginawa mo na sa sarili mo, mahirap. Pero meron pa rin. Kaya pa rin yan. Okay. Sa lakas ng apoy, handang suungin, maligtas ko lamang ang tulad mo, aking sarili. Siguro pag napakinggan doon ng mga, ano, yung mga firemen, iiyak din sila, no? Tsaka yung mga nasunugan. Diba? Kahit ano sinasabi, dumarating sila. Alam mo yung ang bilis-bilis nga nila mag-busy ang mga yun. Tapos na. Takbo na agad. Diba? Galing. Yan. Para makarating lang sila. Tapos yung dadaanan pala. Alam mo yung puno ng tao yung dadaanan. Puno ng ganito. Puno ng ganyan. Hindi sila makasingit sa daanan kasi ang dami yung sasakyan. Alam mo yun, ang hirap din ng ano nila eh. Ang sitwasyon nila. Pero diba? Kailangan nilang makapasok para may masagip sila. Diba? Para tumpang lagi sa inyo hanggang paglingkuran kayo. Mga tuksong pinabato, hindi naiwas sa bumabagos ng tulak. Para lalo pa na pag-igihan to, ginagawa namin to sa abot ng aming makakaya. Kapag may nasusunugan, iniisip namin nasa panganib kada basa, kada buhos namin. Sana masalba namin ang buhay gamit tubig na sandata. Mahirap man, pero di kami nagpapaya. Mapalitos ang mga paana, pati buhay itaya. Isang sabag di kaya, huli mo na. O, oh, diba? Kasi sila mismo, yung mga bumbero mismo, ano rin eh. Pag may mga apoy na ganyan, parang sila rin, nasa bingit na agad ng kamatayan. Kasi, diba? Ang daming firemen na namamatay eh. Kasi sila mismo din nila kaya. Diba? Kasi yung mga equipments kulang. Diba? So, yung mga equipments nila kulang, mga gears nila sa mga bodies nila, parang hindi ganun ka, ano, pa... ano sa apoy, parang hindi ganun kaganda yung mga qualities niya. Sila mismo, ano yun, hirap. Kumbaga, kaya maraming namamatay din ng mga bumbero. Ayun, no? Diba? Sila rin mismo na, ano, nasusunog, ganun. Sila rin mismo na, ano, napapaso. Diba? Kaya dapat, ano, i-respect yung mga bumbero talaga. Tapos sana lumaki nga yung sahod na nila. Sabihan mang huli kami para
Ayan, no? Ayan, no? Sabihan mang huli, sila pa rin ang bubungad. Diba? Kasi yun ang laging sinasabi. Late ang mga bumbero, late ang mga tsutsutsutsa. It's Leo. Kala naman talaga nila, eh, mga bumbero, layo ng mga pinanggalingan ng iba. Tapos natulong lang talaga. Tapos yung mga dadaanan nga, sikip-sikip. Hindi sila makapasok. Yun ang problema. No, gaya niyan, tingnan nyo, ang layo nila. Yung apoy nandito sa buong ano, tas nandito yung ano, yung fire truck. Tapos ang fire truck nila, ilan lang. Oh. Wow. Grabe, oh, para impyerno na yan. Don Gala Records since 1997. Okay, sana namang napakagandang kanta mula kay Balasubas. Ayan, oh. Diba? Inspirational song mo na naman mula kay Balasubas. Dapat i-respect natin ang ating mga firemen. Siguro, credits to James Rosa Rosso. Siguro, ito, in-interview nila to, no? Tapos, umano sila ng mga inspirations from him. Siguro, mga ganun. Kaya nagawa nila tong kanta nito. Recorded B-Plan Production 2013. Okay. Ayan. Dahil dyan, shoutout sa'yo, Balasubas. Ang ganda ng kanta. Okay. Kay Shobaldi din. Siya pala nag-produce ng beat. Ayan. Okay. Maganda na namang kanta mula sa kanila, guys. Salamat. Abangan nyo next reaction natin. Okay, mawawala. Okay. Thank you so much. Dahil dyan, out na ako. Lagay na natin sa playlist. Okay, bye!